Ikaw ba ay mahilig mag-travel abroad? Ang tanong, nakaka-apekto ba ang travel plans sa abroad pag mahina ang palitan ng piso? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi there, this is Singitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, pag excited ka mag-travel abroad, pero minsan napapaisip tayo eh, worth it ba mag-travel ngayon na mahina ang ating piso kontra dolyar? Eh syempre naman, eh kung mas mahina po, ibig sabihin po niyan, eh mas mataas ang bilihin at expenses abroad. Kaya ano po ang magiging impact po nito? Eh napakasimple lang po. Syempre tatandaan nyo, pag tayo bumibili ng plane ticket, accommodation, at saka yung mga pagpunta po natin dun, eh syempre dolyar ang gagamitin natin. Eh ibig sabihin po, weaker peso, ibig sabihin niyan, mas mataas po ang cost po natin pag tayo nagta-travel abroad kumpara po sa local tourism. So halimbawa, kung kayo may travel plan ng mga 50,000 pesos, so ibig sabihin niyan, pag gumalaw po, eh magdagdag na kayo ng mga 10% niya, ang kailangan po niya na nasa 55,000 pesos na po ang kailangan niyo. Kaya mga ka-friendship, kung gusto niyo mag-travel pa rin at mag-enjoy international travel, ito po yung mga tips para tayo makatipid pag tayo po ay nag-travel abroad. Ang unang kailangan mo gawin ay maghanap tayo ng budget-friendly destination. O, para ma-offset ng konti ang mahinang piso, ay pagpiliin po natin yung mga mas affordable. Diba, instead of traveling sa mga medyo matataas na mga bansa, no? Medyo mataas yung cost, ay maghanap po tayo na mas mataas po ang halaga ng pera natin kumpara sa bansang yun. Katulad ng Thailand, Vietnam, at ngayon na ito baka ma-shock po kayo sa sabihin kong bansa na maganda mag-travel po ay Japan kasi mahina pa rin ang kanilang pera kontra sa dolyar. Pangalawa, travel off-peak seasons, mas mababa ang presyo ng flight, accommodations, at lodging kung talagang hindi po tinatawag na peak season. And then pangatlo, maghanap po tayo ng mga tinatawag na piso fare and travel deals, di ba? Syempre, pag discounted po ang airfare, promo packages, at group tours, mas maganda kung grupo kayo, mas affordable po siya. So mababalance out po ang paghina ng peso po natin kontra dolyar. Tatandaan na ang pagta-travel ay isang magandang investment para sa ating experience, para sa ating memories, pero dapat maging smart din po tayo sa paggastos. Tatandaan, bawat piso na ating kinikita ay ating pinaghirapan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.